Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa Fabella Hospital dito sa Maynila, kung saan kaninang umaga po dito isinugod yung isang ginang na inabutan po ng panganganak sa isang coach ng LRT at nakunan po ng CCTV ang mga tagpo bago po at hanggang sa mailabas nga po ang ginang sa LRT mismo matapos nga siyang manganak. At ayon po sa mga otoridad ay sa Baclaran Station sumakay ang ginang na si Darlene Pelaez Ejo, 34 years old, at isang batang babae po ang kanyang isinilang na papangalanan pong Carrie o pinangalanang Carrie dahil po sa Carriedo Station. Inabutan po ng panganak ang ginang. At para sa karagdagang detalye, kaugnay po ng pangyayaring ito ay makakausap po natin o may live report si Salima Refran. Salima? Jiggy, sa kuha nga ng CCTV, mag-aalas sa East Imenza ng umaga, ang mga gwardya sa Doroteo Jose Station ng LRT hindi mapakali. Isang ginang araw kasi ang napaanak sa tren galing Baclaran. Maya-maya pa makikita ang ilalabas ng tren ang mag-ina sakay ng stretcher. Agad silang dinala sa Fabella Hospital. Ang inang si Darlene, hindi makapaniwalang sa tren niya isisilang ang anak. Sumakay raw sila ng kanyang asawa ng tren sa Baclaran Station at papunta na ng ospital. Doon nila nilapitan ang isang lady guard dahil sumasakit na ang kanyang son. Si Michelle Manansala ang gwadang umalalay kay Darlene. Swerte namang isang nurse ng PAGCOR ang nakasakay rin sa tren ng mga oras na yon na siyang nagpaanak kay Darlene. Unang inagalang lalaki yung anak ni Darlene, pero pagdating nga sa ospital, babae pa lang kanyang isinilang. At gaya na nga sinabi mo kanina, Jiggy, Carrie yung pangalan ng bata dahil nga sa Carriedo Station siya ipinanganak. Karaniwang ang siksikan ang LRT dahil sa dami ng sumasakay, kaya importante raw para sa mga may edad, may kapansanan at buntis na sa specially assigned po sila sumakay para na rin sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Jiggy? Maraming salamat, Salima Refran. Sa puntong ito, makausap po natin si Dr. Diana Rose Cahipe sa medical officer dito po sa Fabella Hospital. Kumusayin po natin yung lagay ng nanay na si Darlene at yung pong kanyang baby na si Carrie. Magandang hapon po, Doktor. Hello, magandang hapon po. Opo, at kumusta po yung magnanay po? Well, we are happy to inform naman na okay naman po yung mother and the baby. Aha. Stable yung mother and the baby is already feeding po, breastfeeding already. Opo, at yun ho bang si Carrie nagawa na po ng parang newborn screening test? So, that po? Will be, I think, gagawin pa lang ng pediatrics po. Gagawin pa lang yun. Yung nanay ho, hindi ho ba siya naikwento sa inyo kung nahirapan po siya? Hindi siya nahirapan, mga anak. That's why inabutan na po siya sa LRT. Apo. And then she felt, I think, the labor at 2 a.m. Uh-huh. Pero hindi siya nagpunta kasi agad. So, inabutan na siya sa LRT. Doon na siya nanganak. So, yung nangyari sa kanya, at least okay naman, walang infection yes, or ano, malinis yung nangyari? Yes po. Apo. She's okay. So, sa ngayon, ano po yung ginagawa ng mga doktor dito para alagaan po yung magnanak? Actually, minomonitor lang po yung mother kung lalambot. The usual po sa mga nanganak. Uh-huh. And so far, no episodes of bleeding. She's stable all throughout naman. Masasabi eh, ang galing. Ano? Magaling. Ano milagro din. Nakatipid actually. And it's a good thing, malapit na siya sa Fabella nung nanganak siya. Apo. Maraming pa salamat. Okay. Napaka-good news po. Si Dr. Diana Rose Cahipe, isa po sa mga tumitingin ngayon kaila doon sa magnanay po na si Carrie at Darlene. At kanina nga po nagkaroon po kami ng pagkakataon na makausap yung nanay na si Darlene at ikinwento po niya yung mga pangyari at masayang-masaya daw po siya at kahit papano ay nakapanganak siya ng maluwalati kahit pa sa mismong coach ng LRT at narito po ang kanyang payan. Ayun na po, kinakabahan po ako, baka mapaanak talaga ko sa LRT, pero hindi ko sapat akalain talaga, doon talaga ako manganak. Wala na, hindi na ako nag-ano man ko nang hiya, pero binaliwala ko na. Kasi oras na talaga nalalabas na siya. Magaan sa pakiramdam na nakaraos na rin ako. Salamat talaga sa tulong nila na hindi nila po kami pinabayaan. Malaki talagang utang namin na loob sa kanila. Kasi nung pagdating na po namin sa Carriedo, pinahinto ko talaga bago po kami nilabas na sinakay na po kami sa jeep na hinatid na po kami dito sa ano. Hinatid kami dito sa hospital. Hindi kami pinabayaan, pati yung nurse, pati yung mga bleeding guard, guardian, hindi kami pinabayaan. Talaga inalalayan nila kami.